So hello, what's up mga boss, and isa na naman panibagong video yung isi-share ko sa inyo kung saan ay magwi-withdraw tayo dito kay SA Media, no? So ayan, kung makikita nyo, meron tayong 2,456 pesos, yan yung wi-withdrawin natin. Pero lalaki pa yan syempre, kasi nga hindi pa natin nakukuha yung electricity or yung kilowatt natin, hindi pa natin siya nabibenta. Then meron pa dito, no? So hindi pa natin nakil-claim, so lalaki pa to, siguro aabot pa to ng 3,500 pesos. Okay, so ayan, wi-withdrawin natin yan. Pero pakita lang natin yung withdraw tas sa bill. Ayan, kung makikita nyo, lahat naman ng withdrawal natin successful naman siya. No, kinumpiyot ko lahat to mga boss, no? Itong pinakauna hanggang pinakahuli, umabot siya ng 48,778 pesos. Yan na yung total na withdrawal natin dito kay SA Media. So pag na-withdraw pa natin tong balance natin, naabot na siya ng 50,000, no? So ilang buwan lang to mga boss, no? Siguro mga isang buwan at kalahati ata to. Hindi ko kasi to, bago ko kasi to sabayan itong si SA Media, sinubukan ko muna siya, no, ng ilang linggo, mga 3 weeks or 1 month din ata akong sumubok dito bago ko i-share sa inyo, kasi nga para napatunayan ko na nakaka-withdraw talaga. Ayan. So bali para mga 2 months na rin ako dito kay SA Media, pero hindi ko pa rin alam hanggang ngayon kung kailan ba talaga siya nagsimula. Base lang dun sa Telegram, sa group sa Telegram, 4 months na siya mahigit, ganyan. May iba mas matagal pa, no? Yung iba last year pa, sabi mga bandang November ng nakaraan taon pa daw siya lumabas. Okay, so hindi ko sure, comment nyo na lang, kasi hindi talaga ako sure kung kailan siya nagsimula, no? Sa mga nakakaalam, comment down below, ayan, para alam ko, no? Para, ayan. So ayan, withdrawin natin to mga boss. Kung wala ka pa nito, i-click mo na lang yung link dyan sa comment section. Sobrang dali lang mag-register, no? Kapag ka nasa, napindot mo na, nandito ka na sa SA Media or SAW, no? So hindi ko rin alam kung paano yung tamang bigkas dyan. Kaya ang tawag ko lang sa kanya, SA Media. Click mo lang yung register, lagay mo lang yung cellphone number mo. Cellphone number, password, password. Then hintayin mo lang tong verifying. Yung box sa baba. Hintay mo lumabas yung box, i-check mo, pag nag-success, in-X mo, okay? Ngayon punta tayo ng login, refresh lang natin to mga boss, no? Ayan, lagay mo lang yung cellphone number mo at saka yung password na ginawa mo. Tapos hintayin mo lumabas yung box, yung verifying. Kapag lumabas na yan, i-check mo lang, tapos pag nag-success, mag-login ka na. No, so medyo mabagal yung internet ko kasi mga boss, no? So alam mo naman, PLDT, yan, mabagal. Then next lang natin, ayan. Ayan. So nandito na tayo agad sa loob ni SA Media. So cancel lang natin 'to mga boss. Ito, SA New Glory Bonus, yan yung event, no. Pwede ka manalo ng 1 million, no. Pero wala pa ata nakakuha ng 1 million. Then X lang natin 'to, X lang. Then nakasulat dito, pag dinownload mo nga yung application nila, pwede kang makakuha ng 25 pesos pag dinownload mo yung app, no. X lang natin. Ito yung pinakauna mong makikita, yung SA Media. Dito mo lahat makikita ng patungkol sa kanila, yung community, paano mag-withdraw, paano mag-recharge. Kung gusto mong tingnan yung mga pictures, so pwedeng-pwede naman. Then, punta lang tayo ng history. Dito sa history, dito mo makikita yung generator mo. Yung binili mong generator, yung generator na nagpro-produce ng pera para sa'yo. Para kahit wala ka nang gawin, mag-claim ka na lang, mag-withdraw ka na lang. Dito mo makikita sa history yan. Ayan yung get electricity. Pero mamaya ako ipapakita sa inyo. Punta naman tayo dito sa may gitna. So may kita mo dito yung withdraw, recharge, bill. Ayan. Tapos ito, become a manager. No, pwede ka kasing maging manager dito. Lahat tayo pwedeng maging manager as long as na nag-i-invite ka. Yun yung pinakatrabaho mo, mag-invite, no? Para maging manager ka. Diba, wala naman kasing trabaho na sahod lang ng sahod, diba? Kailangan pagtrabahuhan mo rin para sumahod ka. So, yun yung trabaho dito. Kailangan nag-i-invite ka para maging manager ka. Eto, kapag sumali ka sa Telegram, makakatanggap ka ng 10 pesos. Yan, join SA Manager. Ayan, so, ayan. Then ito yung Glory Cash, pwede kang manalo dito up to 1 million pesos. Pero sa tingin ko, wala pa naman nakakakuha ng 1 million pesos dito, no? Pero dito sa ibaba mga boss, may kita mo, may mga nakatanggap na dito ng 4,000, 500, 500, 100,000.
10,000, 7,000, 4,000, ayan, marami nang nakaka nananalo dyan, okay? Pero ako hindi pa. Pero nakakuha na ako dyan dati nung 100,000 pa lang yan. Nakakuha na ako dyan ng 150, 200, 300. So, ganun lang yung nakakuha ko dyan. Then, dito sa ibaba, dito mo makikita yung mga generator. Yung generator, yun yung gagawa ng pera para sa'yo. Okay? So, meron sila ditong 21st anniversary. Yan yung bago. New welfare. Bago rin yan. Nandito mo makikita lahat. Itong newbie benefit. Yan. So marami dito yan. Tapos explain natin itong wind power, no? Ako kasi hindi ko masyadong gusto si wind power, pero okay naman siya, pero hindi ko lang siya gusto, no? Mamaya explain natin kung bakit. So baka itanong mo, boss, paano yan? Wala ako masyadong budget. Budget ko lang 500. Budget ko lang gantong amount. Budget ko lang ganto. So pwede ba akong kumita dyan, no? So marami ka naman pagpipilian dito, mga boss, no? Depende lang talaga yan sa budget mo, okay? So ito, simulan natin dito sa pinakaunang-una, itong 21st anniversary. Ang presyo niya, 4,188 pesos. Medyo mahal, pero check natin kung magkano nga ba ang kitaan. So click lang natin yung check more. Ito. Sabi dito, ang presyo nga daw niya ay 4,188 pesos. Yung 4,188 pesos mo magiging 126,009 pesos in 300 days. Araw-araw makakatanggap ka ng 420 pesos, no? So napakalaki. Para ka na rin nagtrabaho, no? So yan yung kitaan. Kung gusto mo siyang bilhin, click mo lang tong rental generator. Pero bago mo mabili yan, kailangan mo mag-recharge syempre. Then scroll pa natin. Tingnan natin yung sumunod. Etong sumunod, new welfare. Click nga natin yan, mga boss, check more. So sabi dito, mga boss, yung 500 pesos mga daw, pwede siyang kumita ng 12,960 pesos. Araw-araw makakatanggap ka ng 54 pesos in 240 days. 6 kilowatt per day, no? Kung gusto mo siyang bilhin, click mo lang yung rental generator. Yan yung pinakamura, 500 pesos. Scroll pa natin, mga boss, check pa natin. Meron dito newbie benefits, no? So click lang natin yung click for details. Ayan. Check lang natin, no? Hintay-hintayin lang natin, medyo mabagal. So meron dito tag 1,000 pesos at saka 1,350. Kung gusto mo medyo malaki-laki yung kita kumpara sa tag 500, ito yung para sa'yo. Click mo lang yung check more sa 1,000 pesos. So sabi dito, mga boss, na yung 1,000 pesos mga daw, pwede siyang kumita ng 23,760 pesos. Araw-araw makakatanggap ka ng 99 pesos in 240 days, no? 11 kilowatt ang pwede mong kitain dyan araw-araw. Kung gusto mo siyang bilhin, click mo lang yung rental generator. Then meron pa dito, syempre, ang sunod naman sa kanya ay itong tag 1,350. Ang binabanggit lang natin dito is yung mga mura, no? Baka yun lang yung kasya sa budget or yun lang yung meron, ayan. Ang presyo niya ay 1,350, magiging 32,400 siya in 240 days. Araw-araw makakatanggap ka ng 135 pesos. Okay, 15 kilowatts per day. Rental generator, click mo lang yan kung gusto mo siyang bilhin. Yung mga binanggit natin dyan, mga boss, hindi yan lock-in. Pwede kang mag-withdraw dyan. Okay, as long as may balance ka na, pwede mo na agad withdrawin yan. Itong mga kulay pula. Okay? Meron pa dito, syempre, kaso palaki na siya ng palaki yung mga presyo niya. Ngayon, nandito tayo sa may wind power, itong mga kulay green, no? So, bakit hindi ko siya gusto, although maganda naman siya, no? So, hanap lang tayo, mga boss, kung ano yung pinaka mura dito sa wind power, no? So, ang pinaka mura dito ay, ito nasa pinakababa, itong tag 3,188 pesos. Click lang natin yung details, ayan. So may mga pagpipilian ka dito, no? So ayan, meron pare-pareho lang naman siya ng presyo pero magkakaiba yung kita, no? Pare-pareho yung presyo pero iba-iba yung income per day. Pare-pareho yung presyo pero magkakaiba yung araw, no? Kung gaano katagal. Tulad nito, yung pinakauna 300 days, no? Mas matagal, mas malaki yung kikitain mo dyan, pero pare-pareho lang naman yung presyo. May 260 days, may 240 days, may 320 days, no? So ano nga ba yung ano dito, but hindi ko siya nagustuhan. Okay, so punta tayo dito sa pinakababa, dito tayo magsimula.
Etong pinakamabilis na ano na araw, etong sa wind power, etong pinakababa. Ang presyo niya 3,188. Pero meron siyang ano bang tawag sa kanya? Lock-in or contract? Meron siyang one-day contract, no? Ano ba ibig sabihin ng one-day contract? Yung one-day contract, yun yung araw kung kailan mo pwedeng i-withdraw, no? So kailangan ito, tulad nito, pinakababa, one-day contract, kinabukasan, pwede mo nang withdrawin yung kilowatt na kikitain mo diyan. Check nga natin kung magkano yung pwede mong kitain dito sa pinakababa. Ayan. Ang presyo nga niya ay 3,188. Meron siyang one-day contract. Yung 3,188 mo, pwede siyang kikita siya or magproproduce siya ng 49,303 pesos. Araw-araw, makakatanggap ka ng 224 pesos. One-day contract siya. So, ibig sabihin, kada one day, pwede ka mag-sell ng electricity. Okay? Then, tingnan natin yung pangalawa. Kasi pataas ng pataas yung contract niyan eh. So, dito tayo sa may pangalawa. Check more, no? Ayan. So, dito mga boss, sabi dito, ang presyo rin niya, 3,188. Yung pwede mong kitain, 57,456 pesos. Araw-araw, makakatanggap ka ng 239 pesos. Mas malaki to kaysa dun sa nauna. Kaso, 7-day contract to. Ano yung 7-day contract? Ibig sabihin, araw-araw, mag-claim ka ng electricity, araw-araw, ganun, puro mag-claim ka lang. Pero mabibenta mo lang siya after 7 days. Okay, so yun yung contract niya. Kaya hindi ko siya masyadong gusto kasi nga may contract, no? Although malaki yung kita sa kanya. Kaso maghihintay ka ng 7 days dito sa generator na to. Ngayon, punta tayo dito sa pangatlo, 1 2 3. Ito na sa ano, pangatlo. Ang presyo niya, ganun pa rin, 3,188, pero mas malaki yung pwede mong kitain, 70,551. Araw-araw, makakatanggap ka ng 271 pesos, pero meron siyang 15 days contract. Ibig sabihin, lahat ng kinita mo sa loob ng 15 days, pagtapos ng 15 days, doon mo pa lang siya mawi-withdraw. Okay, so ganun. Pero araw-araw pa rin, magiget electricity ka. Okay, pero makakapag benta ka or makakapag-withdraw ka after 15 days pa. Okay? So, ganon. Ito, tulad nito, itong pinakahuli, 30 days contract naman yan. Hihintayin mo yung 30 days bago mo ma-withdraw yan. Okay? So, ganon siya. Kaya hindi ko siya masyadong gusto. Mas gusto ko yung mga kulay pula. No? Ito, yung mga kulay pula dito. Kasi nga, yan. Araw-araw yan. Basta may balance ka, pwede ka na mag-withdraw. Araw-araw, get electricity ka lang dyan. Okay? Ngayon punta tayo ng team. Dito sa team mga boss, makikita mo dito, ito, yung yung may occupation, yan yung manager level mo. Kung anong manager ka, may sahod dyan. Okay, so click lang natin yung team occupation, no? Itong occupation introduction, click mo lang yan. So sabi dito, pag manager 1 ka, pwede kang makatanggap ng 1,000 pesos. Kapag manager 2 ka, pwede kang makatanggap ng 2,500. Pag manager 3 ka, pwede kang makatanggap ng 5,500, which is yun yung level ko ngayon, manager 3. Pagka manager 4 ka, pwede kang makatanggap ng 17,000. Then kapag general manager ka, pwede kang makatanggap ng 100,000. Then nandito yung rules kung paano mo nga ba gagawin para ma-promote ka, okay? Pero kailangan nag-i-invite ka dyan, no? Then meron pa dito mga boss, team subsidy. Click mo lang yan, team subsidy. Ayan, makikita mo dito na the monthly income, team income reward collection time is on 15 and 25th, no? So kada 5, 15 at saka 25 ng buwan, makakatanggap ka ng team income. Ayan, kung makikita nyo, meron akong team income dito sa itaas. Meron na akong 3,430 pesos. Pero lalaki pa yan pagdating ng 15 at saka 25. Pero sa 15, mag-withdraw na ako syempre. Diba? Ayan, so yun yung mga makikita mo dito sa team. Ngayon, punta ka ng my account. Dito mo naman na makikita yung balance mo, withdraw at saka yung recharge. Kung gusto mong bumili ng ng generator, kailangan mo mag-recharge mga boss, syempre. So click mo lang yung recharge, then ilagay mo lang dito kung magkano nga ba yung gusto mong bilihing generator. Kung gusto mo ba yung tag 500, lagay mo 500. Kung gusto mo yung tag 1,000, lagay mo 1,000 syempre. Pag gusto mo yung tag 1,350, lagay mo 1,350. Kung gusto mo yung tag 4,000, lagay mo 4,000. So nasa sayo na lang yan mga boss. Then
I-click mo lang itong recharge now, itong nandito sa baba, automatic, pupunta na yan sa GCash. Magbabayad ka sa GCash. Kung 500, magbabayad ka sa GCash ng 500. Then automatic, pupunta yung balance mo or yung ni-recharge mo dito sa balance. Then pupunta ka na dito sa may generator or sa mga product. Then tsaka ka bibili ng product nila dito sa ibaba. Okay? So, nasa sa'yo na lang yan kung ano yung gusto mong bilhin dyan. Okay? Ngayon naman, kung sakaling nagkaroon ka ng problema, halimbawa, wala ka matanggap ng OTP, hindi pumasok yung, ano mo, yung recharge mo, dito na papasok itong customer service, no? Para makapasok ka sa Telegram, para makontak mo yung manager. Yung manager or yung may-ari na itong SA Media, siya yung mag-aasikaso nun. So, i-click mo lang yan, ayan, nakasulat dyan, contact manager, use Telegram. Automatic, pupunta na yan sa Telegram, okay? Ngayon mga boss, halimbawa, nakabili ka na ng generator mo. Dito, halimbawa, nakabili ka na ng generator dito, okay? Ngayon, pupunta ka lang dito sa history, no? Halimbawa, nakabili ka na dyan, ayan, may nagustuhan ka dyan. Punta tayo ng history, pindutin natin tong get electricity. So, pindutin lang natin tong get electricity mga boss. Click lang natin yan. So, hintayin lang natin yung 10 seconds, no? Mabilis lang naman yan. Hintay-hintay na lang natin. So, 3, 2, 1, 0. So, okay na yon. Then, punta naman tayo dito sa may gitna. May i-click claim pa kasi ako dyan, no? So, may nabili kasi akong generator dati. Ayan. So, ayan. Then, receive lang natin. Ayan. Receive. So, 129.8 kilowatt yung na-receive ko. So, 1,000 pesos mahigit yan. Ngayon, punta tayo ng account. Ayan. So, ayan, kung makikita nyo, hindi pa nadagdagan yung balance natin. Pero dito sa may ibaba, yung kilowatt, kung makikita nyo, meron ng 38 kilowatt, no? So, ngayon naman, ibibenta na natin yung 138 kilowatt para maging pera, para maging ma-withdraw na natin. So, click lang natin tong powerhouse, eto, click lang natin yan. So, sell electricity, pindutin mo lang yung sell electricity, pindutin mo lang yung max, ayan. So, sabi dito na yung 138 kilowatt na yan, ang katumbas niyan, isang kilowatt, 9 pesos. No, ang 138 ko, eto, nasa baba, 1,242 pesos yung katumbas niya. So, confirm sale natin, benta na natin yan. So, ayan, nabenta na natin, 1,242 pesos, go back home, yan, my account. So, ayan, na-withdraw na natin mga boss, 3,698 pesos, yan yung we-withdrawin natin ngayon. Okay, ngayon, click lang natin yung withdraw, ayan, pindutin lang natin yung max, ayan, 3,328 pesos na lang, yung 36 naging 33, no, kasi nga may kaltas, no, may bayad tax, no, nagbabayad tayo ng tax, ayan. Ngayon, withdrawin na natin 'to mga boss. Lalagay ko lang yung GCash number ko tapos wi-withdrawin na natin 'yan. So ayan mga boss, nailagay na natin yung GCash number natin. Then click lang natin yung withdraw now. Ayan. Hintayin lang natin. So ayan na, system notification, ibig sabihin na withdraw na natin. Ayan, na-withdraw na mga boss. Hihintayin na lang natin pumasok yung withdrawal natin dito kay SA Media. Pero hindi ko na siya mailalagay sa pag-edit mga boss kasi nga medyo matagal yung dating ng withdrawal dito kay SA Media. Umaabot siya ng 5 hours to 7 hours. Minsan umaabot siya ng 10 hours, no? Pero ang mahalaga naman, pumasok, no? So, ayan, kung makikita nyo naman, pumasok naman lahat ng withdrawal natin. Ayan, nakasulat dyan, waiting. Ibig sabihin, maghihintay tayo hanggang mamaya. So, ayan. Ayun lang mga boss, kapag may tanong kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa comment section. Sasagutin natin yan. Pero yung tanong na hanggang kailan si SA Media, hindi natin masasagot yan mga boss. Maski ako, hindi ko rin alam yan mga boss, no? Then, mga boss, lagi natin pinapaalala na yung mga gantong klase ng platform ay sobrang delikado. Pwede kang kumita, pwede kang malugi. Kaya kung ako sa inyo, wag nyo na lang siyang pasukin, lalo na kung hindi ka sigurado. Lalo na kung yung ipapasok mo dito ng pera, mangungutang ka pa, galing pa sa savings mo, mga ganun, huwag mo nang ipasok yan dito mga boss, no? Kung gusto mo siyang pasukin, extra money lang, yung sobra lang, no? Kung gusto mo lang palaguin yung sobra, halimbawa yung 500 mo, gusto mong palaguin, yan, pwede mo siyang ipasok, no? Pero kung
ano, yung pambili mo na lang ng bigas, ng pagkain, ng gatas, wag mo nang ilagay dito. Ibili mo na lang na mas importante tulad ng bigas, di ba? Tapos, lagi natin pinapaalala mga boss, wag na wag mag-all-in. No? Yun talaga yung pinaka-wag mong gagawin. Yung lahat ipapasok mo dito. Maling-mali yun, sobrang mali yun. Wag na wag mong gagawin yun. Okay? Yung sobra lang, kung gusto mo lang magpalago, pwede. Pero kung last money na wag mong gagawin yan. Okay? So, yun lang mga boss. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Sana may natutunan uli kayo. So, yun lang. God bless.